Hello everyone, sa muli ay samahan po ninyo ako ngayon sa ating daily devotion, Monday to Friday, day 28 na po tayo. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Salamat po ng marami sa inyo. Now, ang ating teksto ngayon na pag-uusapan ay nandito po sa Kawikaan 31, 30 pa 31. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Sinasabi din po sa 1 Corinthians 7:3, dapat tuparin ng lalaki ang tungkulin niya sa kanyang asawa at gayon din naman ang babae. Now mga kapatid, ang pag-aasawa po ay nag-uumpisa po yan sa pakikipagtipan. Mayroon ditong tinatawag na getting to know each other. Subalit hindi pa dito malalaman ang lahat ng pagkatao at kaugalian ng boyfriend or girlfriend mo. Sa pag-aasawa, tandaan na mayroon itong malaking obligasyon ang bawat isa naggagampanan. Kaya kailangang hindi tayo magkamali sa ating papasuking relasyon. Huwag umasa sa pakiramdam. Tingnan mong mabuti ang pagkatao niya, ang relasyon nila sa Diyos, baka mamaya may iba silang hangarin o gustong makuha sa iyo. Ang message po na to mga kapatid ay advice po sa mga youth para sa kanilang gabay sa paghahanap ng Christian partner. At syempre tayong mga magulang, ayaw din naman nating mapunta yung ating mga anak sa maling person na maghihirap lang ang kanilang kalooban. Kaya ngayon, yung ating topic na pag-uusapan, paano gumawa ng hakbang para bigyan tayo ng Diyos ng best partner sa buhay. Mayroon po tayong 5 practical tips. Number 1, i-align mo muna ang iyong isip at damdamin sa believer lamang. Ibig sabihin, huwag kang mamili o mag-option ng unbeliever. Dapat ibuo mo sa isip mo na Christian yung pipiliin mo o i-welcome mo sa puso mo. Ipakita mo kay Lord na sinusunod mo yung 2 Corinthians 6:14. Anong sabi? Huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya'y ang liwanag at ang kadiliman? Kaya dapat ipakita mong hindi ka basta-basta at may standard ka sa pamimili. Ngunit ito ay nakaayon sa kagustuhan ng Diyos. So paano po gumawa ng hakbang para bigyan tayo ng Diyos ng best partner sa buhay? Ang una, i-align mo muna yung isip at damdamin sa believer lamang. Pangalawa, huwag magmadali. Hingiin sa Diyos na bigyan ka ng same faith and practice. Maraming nagkakaproblema sa mga nagmamadali. Kasi iniisip nila, wala naman kasing nanliligaw na Christian. Wala naman kasi akong nagustuhang Christian. Nagmamadali ka kasi. May naka-reserve si Lord na the best para sa iyo. Pero hindi ito mapapasayo kung masyado kang nagmamadali. Dahil sa pagmamadali, kaya kahit hindi Christian, okay na lang. Baka iniisip mo mauubusan ka, baka mahuli ka, para mayroon na rin maipagmalaki. Wala na. Sa ganitong hakbang, kapag ipinagpatuloy mo ito, nakipagrelasyon ka na, nagkatuluyan kayo, nasira na. Hindi na ibibigay ni Lord ang para sa'yo. It is better na mag-spend time para sa prayer at humingi sa Diyos ng gabay, tamang desisyon, tamang direksyon at tamang person na pareho ang paniniwala ninyong dalawa. Sinasabi nga sa Psalms 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Napakagandang talata. And verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will do this. Paano gumawa ng hakbang para bigyan tayo ng Diyos ng best partner sa buhay? Huwag magmadali. Hingiin sa Diyos na bigyan ka ng same faith and practice. Number 3, huwag ka munang mag-specific person sa iyong panalangin. Mag-pray ka, Panginoon, alam mo yung hinihingi ko. Alam mo yung desire ng puso ko. Iaasa ko sa iyo yung magiging karelasyon ko, ang magiging partner ko. Maghihintay ako, Panginoon, ng tamang panahon. Paano gumawa ng hakbang para bigyan tayo ng Diyos ng best partner sa buhay? Huwag ka munang mag-specific person sa iyong panalangin. Number 4, makipagkaibigan ka at dumalo ka sa mga youth fellowship, youth camp, at maging faithful ka lang sa paglilingkod.
Alam mo kapatid, ang mga matured Christian, naghahanap din yan ng mga matured Christian. Mga faithful Christian hinahanap niyan. Hindi sila basta-basta na-attract sa hitsura, kundi sa pagkatao. Sinasabi nga sa ating teksto, mandaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Dahil nga may mga hakbang din tayo, dapat huwag kang suplada, huwag kang suplado, huwag kang magkulong sa bahay mo, huwag ka rin laging mapag-isa. Paano ka makajaming at makilala kung hindi ka active? Hindi ka dumadalo sa youth fellowship, youth camp, or pananambahan, hindi ka nakikita sa church, dapat nakikipagkaibigan ka. So, paano gumawa ng hakbang para bigyan tayo ng Diyos ng best partner sa buhay? Makipagkaibigan ka at dumalo ka sa mga youth fellowship, youth camp, at maging faithful ka lang sa paglilingkod. Number 5, kung mayroon kang napansin sa damdamin mo na hindi mawala sa isip mo, mas lalo kayong nagkalapit sa isa't isa, maaari ka ng mag-specific prayer. Sabihin mo, Lord, siya na ba? Ipag-pray ko siya ngayon specific kasi hindi siya mawala sa isip ko at mas lalo kaming napapalapit sa isa't isa. Mabait siya sa akin at ako sa kanya. Natutuwa ako kapag lagi kaming nagkikita at nagkasama. Kung gusto mo namang manligaw, maaari kang mag-start manligaw sa pagpapakilalang, alam mo, pinag-pray kita kay Lord para sa feelings ko. Sa mga babae naman, kung may dumating ng Kristiyano, sasabihin mo rin sa kanila, ipag-pray ko muna kay Lord kung ano ba talaga yung kalooban niya. Alam mo kapatid, kung pareho kayong humihingi sa Diyos ng best partner, matured Christian, pareho kayo ng pananampalataya, pagkakatagpuin kayo ng Diyos. Para po sa aking iiwan ng conclusion, mga kapatid, ang sinasabi nating best partner ay hindi ibig sabihin na perpekto na ang isa't isa. Maaari ding mayroong hindi pagkakasunduan, pero kung pareho kayong may takot sa Diyos, madaling maayos ang lahat at maghahari ang kapayapaan. Noon pa man, sa simula ng relasyon ng magpartner na magitan na si Lord sa buhay ni Adan at Eva, design ng Diyos ang magkaroon ng katuwang sa buhay at may inilaan siya para sa iyo. Yun nga lang ay dapat alam mo ang tamang paraan. Hingiin sa Diyos at marunong maghintay. Nais ng Diyos na maunawaan ngayon ng bawat kabataan kung paano gumawa ng hakbang para bigyan tayo ng Diyos ng best partner sa buhay. At napag-usapan na nga natin yung 5 practical tips. Ang una, i-align mo muna ang iyong isip at damdamin sa believer lamang. Pangalawa, huwag magmadali. Hingiin sa Diyos na bigyan ka ng same faith and practice. And number 3, huwag ka munang mag-specific person sa iyong panalangin. At number 4, makipagkaibigan ka at dumalo ka sa mga youth fellowship, youth camp, at maging faithful ka lang sa paglilingkod. At number 5, kung mayroon kang napansin sa damdamin mo na hindi mawala sa isip mo, mas lalo kayong nagkalapit sa isa't isa, maaari ka nang mag-specific prayer. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po Panginoon sa practical tips na aming napag-usapan. At naway maunawaan ito ng mga kabataan, maintindihan nila ang iyong kalooban para sa pagpasok ng isang relasyon. Gabayan niyo po ang bawat isa Panginoon na magpasakop sa iyong kagustuhan. At lahat ng ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.